Sala na Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayin mo lahat. At sumayin mo. Isang maligaya, mapayapa, at manigong bagong taon sa inyo lahat. Happy New Year po sa inyo lahat. Sinisimulan natin ang taong ito na sa pamagitan ng pakilala kay Maria bilang ina ng Diyos. Sa kanyang pamagitan, pagkalooban nawa tayo ng Panginoon ng malatag na pananampalataya at ng pagkakaisa. Ginugunita rin natin ngayon ang pandagpigang araw ng kapayapaan. Ipanalangin natin sa misang ito na maghari ang kapayapaan dala ng tagapagligtas sa buong santinakpan. Mga kapatid, pinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Awaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, matawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang isang katauhan na iniluwa ng mahal na ina. Ipalasa mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa magitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin. Upang kami mabuhay kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain dalawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan kanya at subaybayan. Lingapin kalawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila magpanggitin ang pangalan ko sa pagbibendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagpalain kami kahabagan, kami Panginoon iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat, ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matumid kang bumantol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako, ang lahat sa amin iyong pinapala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinubo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae
at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayong mabibilang ng mga anak ng Diyos. Upang ipakilala kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang Anak nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka naalipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumatupad na. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ay nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsabang. Kaya sinaisaw nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito at nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Naganim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagmulay-mulay. Umalis ang mga pastol at nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng kalawalong araw, ay tinuli ang bata at pinangalanan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Noong po Pasko ng pagsilang ay binasa ko po sa inyo ang sulat pastoral ng ating magalang-galang ng Obispo Buenaventura Pamatico. Ngayon naman po, sa ayon po sa utos din ng ating magalang-galang ng Obispo, ay babasahin ko sa inyo ang liham pastoral ng Catholic Bishops Conference of the Philippines President Archbishop Soc Bebiegas. Ito po ang maging bahagi ina ng aking pagbilay sa araw na ito at sa pasimula ng aking bagong taon. Na rin po ang aming umiliya. Liham pastoral ng mga obispo ng Pilipinas sa pagbubukas ng taong 2017 bilang taon ng parokya at kalipunan ng mga sambayanan. Hindi lang natin nailagay rito at hindi pa tapos. No? Itong
pinag-iriwang natin na ito ay last year pa, no? Yung year of the family, no? And the Eucharist. Ngayon po ay year of the parish. Building communities. December 31, 2016. Minamahal na bayan ng Diyos, kinasalubong natin ang taong 2017 bilang paghahanda na may pasasalamat para sa pagdiriwang ng 500th anibersaryo ng unang pagdating at unang pagtanggap ng ating bansa sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus at sa kanyang banal na simbahan. Ang darating na pagdiriwang ay dapat maging isang bago at masayang pagbubunyi sa buong bansa at sa ating buhay para ng palataya, pag-asa, at pag-ibig. Sa pasimula natin ng taon, ang sigaw natin ay isa buhay si Kristo, ibahagi si Kristo. Ang sigaw na ito, ang paksa ng bagong ebanghelisasyon. Sinimula na natin ito noong taong 1991. Sa ikalawang konsilyo plenaryo ng Pilipinas, ipinasya din natin na ang simbahan sa ating bansa ay dapat maging tunay na simbahan ng mga dukha. Ang taong darating ay nakatuon sa parokya, isang kalipunan ng mga sambayanan. Sa Evangelii Gaudium, binigyan din ni Papa Francisco na ang parokya hindi isang institusyon laos na. At dahil na mayroon itong kakayahan makiayon sa mga bagong sitwasyon, maaari itong magkaroon ng iba't ibang anyo patay na rin sa kamukasan ng gawaing pagmisyon ng pastor at sambayanan. Ang ating pagkakaisa ay nagbubukal mula sa banal na sangkatlo at umaapaw tungo sa sangkatauhan. Nagkakaisa tayo sa iisang paglalakbay ng pananampalataya tungo sa pagyabang ng kaharian ng Diyos. Ang pagkakaisa ito ay nangyari sa ating gawa ng pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Lagi itong may dalawang muka, ang patungo sa Diyos at ang patungo sa ating kapwa. Sa pagdiriwang na susunod sa taon bilang taon ng parokya, ang kalipunan ng mga sambayanan, hinahangad tayo na masusing suriin ang istruktura ng pamamahala, gayon din ang buhay pananampalataya ng ating mga dioceses at parokya. Ilagisin natin kung nararamdaman ba ng mga mananampalataya na sila ay kasama, kaisa, at kasangkot. Sa madaling salita, bigyan ng pansin ang pagtatag ng isang parokya na tunay na sambayanan ng mga mananampalataya na nakababad sa buhay ng mga tao. Dito sa ating bansa, ang pananaw ng simbahang nagkakaisa ay sinusulong sa pagtatag ng pamayanang Kristiyano. Ang mga munting sambayanang Kristiyano ay karaniwang nagsisimula sa mga kanayunan. Hinahangad nilang patugnayin ang kanilang pananampalataya sa kanilang buhay pang-araw-araw. Ginagabayan sila at pinalalakas ang loob ng palagiang katekesis, dala ng kanilang karokahan at pananampalataya
nagtutulungan sila sa isa't isa. Kumikilos, alang-alang sa katarungan, at nagdiriwang ng isang buhay na pagsamba. Ano ang ating gagawin upang lalo mapanibagong ating mga parokya? At sa gayon ay makatugon sa hamon na baguhin ang lahat ng bagay kay Kristo. Ang darating na taon ay ikasandaang anibersaryo din ng pagpapakita ng Birhen sa tatlong bata ng Fatima. Sa Fatima, hinikayat ni Maria ang kanyang mga anak na manumbalik kay Kristo sa magitan ng tatlong pamamaraan ng panalangin, pang-araw-araw na komunyon, at pagbabayad-puri ng mga kasalanan. Ulitin ko lang po yung tatlo. Tatlong pamamaraan ng panalangin, pang-araw-araw na komunyon, at pagbabayad-puri ng mga kasalanan. Dapat nakasentro sa parokya ang mga kasalukuyang pag-isikap ng simbahan na baguhin ang sarili. Kung nangailangan ng paghilom ng ating bansa, magsisimula ito sa mga parokya. Kung kailangan pagtagumpayan ng bansa ang mga pwersya ng kasamaan, magsisimula ito sa ating mga parokya. Kung kailangan palakasin ng pananahan sa ating ng Diyos, ang pagpapatibay sa mga parokya ang tanging paraan. Sinabi ni Papa Benedicto na ang mensahe ng Fatima ay ang pakipagtunggalian ng simbahan at ng mga Kristiyano laban sa pangamalawakang bersya ng kasamaan at kasalanan sa ating mundo, sa ating mga pamayanan at lingkuran, sa ating mga tahanan, sa ating sariling buhay. Ang unang misyon natin sa mundo ay maging libadura na nagtuturo sa ating lingkuran kung paano manalangin. Ang una nating tungkulin para mag-isa ay ang magdasal. Ang panalangin ng isang pastor para sa kanyang mga tupa ay laging para musika sa pag-inig ng Diyos. Isang gawain ng pag-ibig ang panalangin. Ang bawat dasal, ito man ay nagpupuri o nagsisisi o humihingi ay laging isang panawagan kahabagan ang nagdarasal. Nagsisilbing angkla ang panalangin, isang panulungang bato. Magkakaroon ng pagpapanibago sa mga parokya sa mga sambayran kung maghihimukan sila sa habag ng habag sa tulong ng pagbabayad-puri sa mga kasalanan. Madalas na pagkumpisan at mga gawa ng awa. Magbabago ang mga parokya at ang mga sambayanan kung isasabuhay nila ang Eukaristiya na tinanggap araw-araw. Ang Eukaristiya ang karukhaan ni Jesus na gumagambala sa mga mayamang labis na naalim sa sariling kaginhawahan. Ang Eukaristiya ay naguudyok na isakripisyo ang bahay, pamilya at kayamanan upang iangat ang mga dukha sa kanilang kahirapan. Salita siya ng Diyos na nag-aanyaya sa mga
naguguluhan sa mga nalulungkot, sa mga napapagod, sa mga nagdurusa upang makaranas sila ng kaganapan ng Ebanghelyo. Siya ang Diyos na nagtatawang tao. Siya ang larawan ng pangpinahinan ng kanyang pagka-Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, kamatayan, at muling pagkabuhay. Siya ang habag ng Ama na humihimo sa buhay ng makasalanan. Siya ang pagbabalik loob ng makasalanan na nagbabahagi din sa iba ng makikiramay ng mananakot. Mula sa bawat parokya at sa bayan, itaas natin ang ating mga tinig na salinakin, O Jesus ko, patawarin ninyo ang aming mga kasalanan, iligtas niyo po kami sa apoy ng impyerno, hanguin niyo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na ang mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Socrates de Villegas Didi, Arsobispo ng Lingay Dagupan, Pangulo, Catholic Bishops Conference of the Philippines. So kaakibat po nito, ang isang panawagan niyo po ng ating kagalang-galang ng obispo, isang kompletong pagsasabuhay ng pangkiisa sa mga duka ay ang pagtulong natin sa mga nasalagta itong nakaraang bagyo, lalo na sa Bicol at Mandukay. Magkakaroon tayo ng special collection, second collection. Ngayon, visa. Upang may padala tayong tulong sa kanila, ipadama natin na hindi sila nag-iisa at may kadamay sa pag-arap sa bagong taon. Sumasampalataya po sa Diyos ang aming kapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman po kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkataong tao sa ilang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Pilipina. Ipinagpakasakot ng Ponso Pilato. Pinako sa krus, namatay, nanawag sa naroonan ng mga imam. Na may katong araw na kami na magulig, umakyat sa langit, nalukulog sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at tungtong sa buhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na sa kaham na kaya. Samahan ang mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muling ng patay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang bagong taon ay naghahatid ng bagong hamon, ng bagong pagkakataon at ng bagong pag-asa. Sumamo tayo sa Ama upang gabayan tayo ng pagisikap nating mabuhay ang mabuting balita. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tinggin mo ang aming
Ang simbahan naway magsilbing instrumento ng kapayapaan, ang kapayapaan ipahayag ng mga anghel noong isilang ang iyong anak. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansang nasa digmaan naway magkasundo upang ang mga tao ay mamuhay sa katahimikan at mabigyan sila ng pagkakataong umunlad. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtataguyod ng katarungan, kapayapaan, at nagtatanggol sa dangal ng pagkatao, langay-lingatin mo at pagpalain sa punang kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga sugatan sa kaluluway, kaluluwa at katawan dahil sa terorismo, panatisismo at poot, naway pagalingin mo at maghari nawa ang kapayapaan sa puso ng bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang devosyon nawa namin kay Maria ay maging makabuluhan. Matularan nawa namin siyang puspos ng pananampalataya, kababaang loob at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Diyos Ama, ang bagong taon ay kaloob mo sa amin. Tulungan mo kaming gamitin ito sa paglilingkod sa iyo at sa aming mga kapatid. Sa pamamagitan ng Birheng Maria, gabayan mo kami tungo sa kapayapaan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kaluktaran ng Diyos sa mga kapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ang tanan. Sa dakilang kapistahan ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos ang totoo, maipagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at iwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ang pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, ipinagdiriwang ang mahal na Birheng Maria bilang ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng mabuhi sa iyo nang walang humpay sa kalamitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakila. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon, Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Hinabhati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kami. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo.